So, nandito ulit ako ngayon sa gubat kasi bibisitahin ko ang Jemelina. Eh, napansin ko, ito kung makikita nyo ay nagsanga na siya. So, ito yung straight, diba? Yan, ito yung straight. Yan, ito nagsanga na dito. Yan, itong malaking sanga. So, ito, hindi namin siya ititrim ang sanga. Kasi nga, ang purpose, para magbigay ng shade dito sa medyo bungad na area ng lote. Pero, kung halimbawa magtanim kayo, kung ang purpose nyo talaga ipagbibili in the future, kailangan ito ay puputulin. So, ang ititira nyo lang ay itong pa-straight. Okay, pakita ko sa inyo itong isa na na-trim ko na. Ito naman, ipagbibili in the future. So, ito yung mga sanga niya. Yan. So, pinutol ko na siya lahat. So, straight lang siya. Ipakita ko din sa inyo itong nakain ng kambing. Ang number one na kalaban ng Jemelina ay kambing. Kaya, bago kami nagtanim dito sa area, ay naglagay muna kami ng bakod na lambat. But then, unfortunately, yung ibang lambat na sira, nagkaroon ng butas at syempre, nakapasok ang kambing. Hindi naman amin yung kambing. So, ito yung itsura ng Jemelina na kinaina ng kambing after 1 week. Ang nakakalungkot kasi itong dito sa may taas, supposed to be, diba, dapat tutubo siya ng diretso. Kinain din ng kambing. So, ngayon, ang gagawin ko na lang ay aagapan na hindi magsuloy yung sanga dito sa mga tabihan. And i-observe natin papaano siya tutubo. Nakakalungkot lang talaga na malaman mo na kinain lang ng kambing yung pinaghirapan mo. Kasi hindi naman biro magtanim. Ang init, nakakapagod, tapos makakain lang ng kambing. Please don't forget to click the subscribe button at click mo yung bell. At click mo yung all para ma-notify ka pag may bago akong uploaded na video. Para at least updated ka, lalo na dito sa mga video ko regarding Jemelina. Meron na akong mga previous na uploaded na video kung saan may process ako na ginawa kung paano kami nagsimula. Po, pwede mo yung balikan. Ilalagay ko ang link sa description box. Tingnan mo naman tong isang to. Grabe, nakakalungkot naman. Ayan o, yan ang pinaka... Yan yung pinaka taas niya. Tapos ito yung mga dahon-dahon na kinain ng kambing. Grabe, nang hihinayang talaga ako sa pagod, sa oras. Tapos tingnan mo naman ito. Yan na lang ang itinira. Ayan na lang, oh. Isang dangkal na lang ng daliri. Ayan, taas-taas nito dati. Mga ganyan, na. Ay, nako. Pero nagsabi naman kami doon sa may-ari ng kambing. Sabi papalitan, pero hindi na pinapalitan ng kapatid ko. Pinagbili na lang nila yung kambing. So, ito. Favorite kasi talaga ng kambing to eh. Tinan mo ha. And kung mapapansin nyo, ito yung pinakadulo ng Jemelina na kinain ng kambing. So, may sumuloy dito. So, ang aabangan natin, di syempre magsasanga dito. Hayaan natin siyang tumaas ng pataas. And yung isa, tatanggalin natin. Ang magiging main branch na lang niya na pataas ay yung isa sa dalawang ito. Okay? Tapos ito, syempre, ano na yan? Sira na siya. Putulin na natin. Yon. So, yan na lang natira sa kanya. So, sana maging maganda ang pagtubo at magkaroon pa rin ng pag-asa na maging straight pa din. Kasi yun naman ang gusto natin sa pagtatanim ng Jemelina. Kasi mas magiging maganda ang profit natin sa Jemelina kapag straight ang kahoy. Kasi mas maraming lalabas na good lumber sa kanya.
Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na ini-explain ko din na 'di ba nakain kinain ng kambing yung ating Chimelina. So katulad nitong isang to, nakita ko sa inyo ng malapitan. Yan, ito yung pinagkainan ng kambing, 'di ba? Ito yung pinakadulo niya talaga. Ngayon, sa dulo ng pinagkainan ay mayroong dalawang nagsanga. Yan. Yan yun. So, itong isang to, kung makikita nyo, tumaas na siya. So, may pag-asa pa. Kahit kinain na ng kambing yung dulo, may pag-asa pa rin siyang maging straight. So, ano ang gagawin natin dito? So, since ito, mas mataas tong sanga na to, at itong ka-opposite niya sa kabila ay mas maliit or mas maiksi, itong puputulin natin. And then, trim lang natin yung ibang ano, dahon-dahon. So, yan. So, bale, ang magiging main branch na natin ay dito. Ito ng isang to. Hindi na itong luma kasi syempre kinain na nga ng kambing yung dulo. So, may pag-asa pa rin maging straight siya, diba? Huwag tayong mawawala ng pag-asa. So, yan, diba? Maliit pa naman siya. So, eventually, lalaki yan. So, ito, mawawala. Mawawala ito kasi ano na naman siya, patay na yung kabilang dulo. So, ito na ang magiging main branch. Makikita nyo, hindi naman pa pa ganun eh. Hindi naman pa pa sideways. Kung tumaas din siya ng pa straight. Diba? So, may gagawin pa tayong isang method para at least ma-save natin itong ating Chimelina plant na kinain ng kambing. Nililinis muna namin yung area or yung paligid ng pinagtaniman. Nabanggit ko sa inyo kanina na since nakain ng kambing ito, magsasanga pa naman dito at pwedeng ang pagsanga niya ay pa-straight. Pero, still, there is a better option for us to save Chimelina plant and have a good lumber in the future. So, kung makikita nyo, di ba, ito yung pinagkainan ng kambing. Tuyo siya at may opening sa loob. So, anong possibility? Tutubo pa naman to at lalaki, pero we don't have the best quality of wood that it can produce in the future. Bakit? Kasi halimbawa pag umuulan, pwedeng pumasok dito ang tubig and eventually maapektuhan yung quality ng magiging kahoy nito. Okay? So, the better option na pwede nating gawin na in the future, magiging maganda pa rin ang quality ng kahoy ng Chimelina ay itong gagawin namin. Hukayin muna yung pinagtaniman or yung dulo ng Chimelina. Huhukayin natin siya hanggang doon sa part kung saan nagmi-meet na yung stem at saka yung ugat. So, ayan kung makikita nyo yung ugat visible na. So, hanggang dyan lang natin huhukayin. And then, puputulin na natin siya dun sa dulo. Yan. Actually, may dala kami dito na maliit na gunting, may malaking gunting, kaya lang hindi na pwede kasi sayang nga kasi malaki na yung stem niya. So, ang gagamitin namin ngayon ay lagari. So, yan. So, parang ang pinaka-sense nito, dyan siya magbabranch. Okay? Pero at least,
parang ang lalabas, siya na yung pinaka main branch. So, mas magandang quality ng kahoy ang kalalabasan nito. Then, huwag kakalimutang lagyan ng tasak kasi para at least alam mo na, na yung area na yun ay palatandaan mo na meron kang nakatanim. May ipapakita ako sa inyo dito. Ito, Jimelina din. Kung makikita nyo, ayan siya. Ayan yung pinakailalim. Naputol na siya dati. And then, nagsanga siya. Parang ang kinalabasan, ito na yung main branch, diba? Pero ito, dapat ay tinabunan natin ng lupa. Okay? Para ito, para hindi na sumanga dito. And ito na ang maging main branch talaga. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Don't forget to click the subscribe button at syuka yung notification bell and click mo yung all para updated ka sa mga susunod kong video. You can browse my videos and makakita ka dyan ng iba't ibang tips ng pagtatanim at pag-aalaga ng Jimelina at iba pang mga halaman. Thank you for watching!